Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay nanunsyo ng suspended ang former Defensive Player of the Year ng Golden State Warriors na si Draymond Green matapos sa apakan si Domantas Sabonis. Halo-halong opinion dito ng mga fans. Obviously ay hindi natuwa ang mga fans ng Warriors dito dahil si Sabonis daw ang nauna at hinawakan ang paa ni Draymond. At dahil down 2-0 na nga ang Warriors sa series na ito. Last time na nasuspend si Draymond sa isang playoff series ay posibleng nawalan nga sila ng championship at ito ay nang makamback sila ng Cleveland Cavaliers. At ngayon ay posibleng nga silang mabaon sa 3-0 disadvantage kontra sa team na hawak ang best regular season road record sa buong Western Conference. Ganun pa man kung out nga si Draymond, si Domantas Sabonis naman ay 50-50 o questionable sa Game 3 dahil sa sternum contusion na natamo niya dahil sa ginawa ni Draymond Green. Hindi nga natin alam sa ngayon kung maglalaro ba siya. Malalaman lamang natin ito kapag wala siyang naramdaman na sakit sa warm-ups. Si Sabonis ay nagtala ng 24 points and 9 rebounds on 8 of 12 shooting sa field noong Game 2. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang si Ja Morant naman na tulad ni Sabonis ay namilipit sa sakit dahil sa injury, siya ay listed din as game time decision sa Game 2 bukas kontra sa Los Angeles Lakers. 7:30 AM yan Philippine time. Susubukan muna ni Morant kung kakayanin niya bang tiisin ang sakit. Tiyak na sandamakmak na painkillers ang ibibigay sa kanya dahil importanteng game nga ito para sa Memphis Grizzlies mga kaibigan. Hindi nila afford na malagay sa 2-0 deficit lalo na ang games 3 and 4 ay gaganapin na sa home court ng Lakers. At alam naman natin na magiging matindi ang fans dito. So tomorrow is a must win game para sa Memphis. Kaya naman pipilitin nga ni Morant kung kakayanin niya bang maglaro sa game na ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 2 ng Clippers at ng Phoenix Suns. Sa game na ito ay naging solid nga ang pinakita ni Kawhi Leonard at Russell Westbrook. Si Kawhi ay nagtala ng 31 points, 8 rebounds and 7 assists on 11 of 20 shooting sa field sa isang game na automatic na dumadating ang double team sa kanya. Habang si Russ naman ay 28 points, 5 rebounds, 5 assists and 2 blocks ang kanyang ginawa on 56% shooting sa field. Ganun pa man masyado ang mainit ang starting lineup ng Phoenix Suns. Ito ay nagtala ng combined 110 points at yan ay pinangunahan ni Devin Booker na gumawa ng 38 points and 9 assists on 14 of 22 shooting sa field at 25 points nga dito ay nanggaling sa second half lamang. Noong first half nga ay pareho na automatic na dumadating ang double team kay KD at Kawhi. Ngunit sa second half ay dito na naramdaman ng Clippers ang kawalan ng isang Paul George. Kung sa Suns nga ay may Booker na maaasahan na gumawa ng perimeter shot so mag-iso kapag dinouble team si KD, kay Kawhi nga bukod sa kaya sanang punuan o tapatan ni Paul George ang ginagawa ni Booker sa opensa, isa din siyang player na kayang depensahan si Booker ng one-on-one at ng walang double team. Mapapansin din na hindi sabay nagpapahinga si KD at si Devin Booker. Laging may isang naiiwan sa kanila sa loob ng court. Well, tuwing namamahinga si Kawhi ay dito nga lumulobo ang lamang ng Phoenix Suns kanina. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?